Samantala, pitong police ng San Jose del Monte City, Bulacan na sangkot sa fabricated drug buy-bust operations. Noong Pebrero 2020, kinasuha ng Department of Justice ng murder at arbitrary detention. Si Moira Encina sa detalye. Moira. Naharap sa 6 na counts ng murder at 6 na counts ng arbitrary detention ang mga pulis na dawit sa illegal na pagpulong at pagpatay sa mga inosenteng biktima ng fabricated o gawa-gawang drug buy-bust operation sa Bulacan noong Pebrero ng nakaraang taon. Nakitaan ng pagbulkos ng DOJ Panel of Prosecutors para kasuhan sa korte ang 7 pulis mula sa Intelligence Section, City Drug Enforcement Unit ng San Jose del Monte City Bulacan Police Station na dawit sa peking drug buy-bust operations noong Pebrero 2020. Ayon sa DOJ, inirekomenda ng panel na sampahan ng 6 na counts ng murder at 6 na counts ng arbitrary detention ang 7 pulis dahil sa illegal na pagkulong at pagpatay sa mga inosenteng biktima. Kinilala ang mga kinasuhan na sina Benji Enconado, Irwin Joy Yuson, Marlon Martos, Edmund Katubay, Harvey Albino Jr., Herbert Hernandez at Rusko Viernar Madla. Ang kaso laban sa mga pulis ay naugat sa gawa-gawang buy-bust operations noong Pebrero 14, 15 at 18 noong nakarang taon laban sa mga biktima na sina Chamberlain Domingo, Chadwin Santos, Edmar Aspirin, Richard Salgado, Erwin Mergal at Jim Joshua Cordero. Sinabi ng DOJ na wala nangyaring buy-bust operations laban sa mga biktima. Batay sa mga ebidensya na isinumite ng NBI sa DOJ, ang 6 na biktima ay ilegal at purasahang dinampot ng mga pulis noong Pebrero 13 ng nakarang taon sa Towerville, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte City, Bulacan. Sinabi ng DOJ na ang mga biktima ay kinuha ng mga pulis dahil nagkataon na napadaan ang mga ito sa lugar kung saan naganap ang buy-bust. Binigyan bigat ng panel ang eyewitness account ng tao na naatasan na bantayan ang mga biktima habang ilegal na ikinulong ang mga ito sa intel room at ang mga larawan ng mga biktima na naka-blindfold at nakatali ang kamay. Ibinasura naman ang reklamo laban sa 8 iba pang pulis dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ang mga naabsuelto ay sina Leo De La Rosa, Jason Legaspi, J. Mark Leoncio, Constante Escalante, Raymond Bayan, Paul Malgapo, Randy Camitok at Erwin Sabido. Ang resolusyon ng panel ay inilabas noon pang Nobyembre na nakaraang taon pero nito lamang Agosto 25 isinampa ang kaso sa Malolos City Regional Trial Court. Paliwanag ng DOJ, dumaan pa sa ebaluasyon ang resolusyon at nito lamang Agosto rin isinumite ang final resolution ng panel prosecutors kay Prosecutor General Benedicto Malcontento. Sa ngayon, head ng DOJ, na hinihintay na lamang nito ang warrant of arrest ng korte laban sa mga akusadong pulis. Para sa Igo News, Moira Encina, we live in interesting times. Maraming salamat sa iyong live report.